Yo, what's up guys? At welcome back to my vlog. So ayan, mayroon ni si Sir mga kabukling na Reader 150. Ayan, mayroon tayong dinala ni Sir sa Derby Boys Campus Office, Central Office. Ayan, shout out muna sa dalawa. Ayan, dinala sa atin dito yung Reader 150 para magpatanggal ng bolt sa ano, sa kanyang elbow. Kasi natatakot yung mekaniko niya tanggalin, baka raw maputol. So ayan tayo, kahit maputol, kaya natin tanggalin, hindi na binabaklas yung kanyang cylinder head, mga kabuknoy. Galing si sir ko sa inyo, mga kabuknoy, kung paano tanggalin yung stuck up na bolt sa kanyang elbow. Yan guys, ito yung problema ng motor ni sir sa kanyang Reader 150. Nag-stuck up na yung alin dun sa cylinder head. Paano mo sabi? 5 years na rin to na hindi binabaklas. Bali ngayon pala natin babaklasin to. Sa first time magbaklas ng ganitong problema ni sir sa kanyang bolt. So mga buknoy, gagamitan natin ng alin na di-impact. Tatry natin kung hindi mapuputol yung alin niya. Sana hindi maputol, mga kabuknoy, yung bolt niya. Kasi magpapalitan ng elbow. Yan guys, pukpukin muna natin. Bali, gugulatin lang natin yung alin. Try natin kung kaya-kayanin na hindi na mapuputol. Saka natin gagamitan ng impact. At atubi. Talagang matigas sa kaya hindi ka kaya mga kabuknoy, matigas. So mga kabuknoy, gumalaw na siya, di ko alam kung mabubunot siya ng buo or mapuputol. Huwag naman siya nang mapuputol. Sa mga kabuknoy, natanggal natin yung isang bolt. Yan, nakuha rin natin sa tsaga yung isang bolt na nag-stuck up na alin. Oh my God! Yan, medyo minute nga lang yung impact thread natin. Pero tatry natin yung kabila kabuknoy kung kakayanin yung ano, impact. Paano mo sabi? Sa mga kabuknoy, ganun yung gagawin natin. Pukpukin muna natin yung bolt na nag-stuck up sa kanyang cylinder head para magulat yung kalawang. So ayan mga kabuknoy, para ma-explain yung kalawang niya, pukpukin muna natin. Bali natanggal na natin yung kabila. So ayan guys, sige, saka natin i-impakin yung bolt, yung kabila. So ayan mga kabuknoy, naputol yung isang bolt. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Yan, saka natin babarinahin to. Yung naputol, hindi na tayo kinaya. Sobrang stuck up niya. Yan, saka natin babarinahin na lang, mga kabuknoy. So yan guys, nabutasan na natin ng 532. Ininix natin yung 7mm na barina. Ito yung panlas na barina na gagamitin natin doon sa naputol na tornillo. Thank you.
lang guys, tanggal na natin yung putol na tornilyo. Eh nabutasan na natin ang 7mm. Saka naman natin lalagyan niya ng 8mm na thread. Ito yung gamitin natin na hantap yung 8mm. Para dito sa bolt. Lalagyan mo natin ito ng bolt na stud bolt. Ay stencil na lalagyan natin dito. Pero kapag may buhayin mo natin yung thread dito sa kabila. Yun, papasadahan mo natin ng thread. Para suwabi lang yung ikot. Sineko bagong... May nakita na ako ng pass out na pang bearing sa isang libo lang. Dito lang sa gilid, likod. At yun dito. Tara. Pass out sa... ano? For market. Fish market. So may fish food. Ito lang ito yung trigger. Ito yung pang lati. Kaya mga kapok na ito, next natin yung kabila, yung naputol. Lalagyan natin ng thread na 8mm. Lalagyan na natin ng thread, saka natin lalagyan ng bolt na high stencil. Kaya mga bakma, ito na ilalagay natin. Yan guys, tanggalin mo natin yung lumang excess gasket, papalitan natin ng bago. Ano? Ayos po. Sobrang nipis na siya. Ito na yung pamalit natin mga kabuknoy. Yung bago na. Saka natin kakabit yung elbow. Na bago rin. Mamay, siya ano na? Ibuwi na. Ayan guys, ipita na natin yung elbow. Ayan, samahin mga ganitong problema.
Mag-comment lang kayo mga boss. Out na hindi na binapaklas yung cylinder head. Guys, ito na, tapos na natin yung ginawa natin na pull out ng putol na tornillo sa tambutso. Yan, bago na rin yung kanyang elbow pipe. Yan, sila sir. Tapos na rin yung problema niya sa kanyang radar.